Huwag daw iismulin ang kanyang edad dahil sa galing niya sa manibela. Hindi maitatanggi na siya ang reyna ng kalsada. Medyo matanda man siya sa paningin ng iba, batang bata pa rin daw ang kanyang feeling sa pamamasada. Pero gaya ng ibang driver, marami na rin siyang lubak sa buhay na napagdaanan. At sakay ng kanyang jeepney, ang lungkot ng pagiging mag-isa sa buhay. Sabay-sabay natin siyang parahin at sumabay sa rota ni Lola Mimi ang kanyang jeepney. Humaharurot, umaarangkada, walang duda, sina Manong Jeepney Driver ang certified hari ng kalsada. Pero dun muna kayo sa Gedli. Dahil paparating na ang reyna, si Lola Mimi, ang jeepney driver na granny. Okay na. 1998 pa nang magsimula si Lola Mimi sa pamamasada ng jeep. Para sa kanya, ito na ang pinakamadaling gawin at paraan sa paghahanap buhay. At the same time, nakakawala din daw ng stress. Lalo pat born adventurous ang lola nyo. Para na akong makapasyal ba? Kasi nakaka-bored din kahit may tindahan ka eh. Iba yung nakakalabas ka rin eh. Dalawang dekada nang nagmamaneho ng jeep si Lola Mimi. Biyahing malinta, monumento ang kanyang rota. Sa tagal niya bilang tsuper, marami-rami na daw siyang hindi malilimutang mga kwento sa kanyang mga pasahero. Gaya ng mga mahilig mag 1-2-3 o yung mga pasaherong hindi marunong magbayad ng pamasahe. Ma'am, marami yun dyan sa bibi, sa karuhatan. Ano nangyari? Sa karuhatan, hihingi ng sukli, wala naman yung binibigay na pera. Salbahe yung mga nandyan, para yata isang pamilya sila na gano'n ang ginagawa. Suki din daw si Lola Mimi na sakyan ng mga snatcher. Kaya madalas binabalaan niya ang kanyang mga pasahero na maging alerto. Snatcher, may sumakay. Hinablot yung ano ng babae. Yung cellphone. Eh, nito lang, kailan lang eh. Lalaki, binatilyo siya. Diyan sa Del Monte, pasalubong dito sa amin, eh yung babae dito katabi ko, nagsiselfon, nakita niya. Sabi ko, itago mo na yung cellphone mo, mahablot yan. Kaya hindi na tumuloy yung binatilyo. Aminado si Lola Mimi, hindi biro ang maging jeepney driver. Siyempre, hindi ka kagad makakalakad pagbaba mo rito eh. Doon mo mararamdaman yung pagod. Pero sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin tumitigil si Lola Mimi sa pamamasada. Kahit pa, nanginginig na ang kanyang mga kamay. 3 taon na nang ma-diagnose na meron siyang Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease ay sakit kung saan naaapektuhan nito ang ating nervous system. Pero hindi pwedeng tumigil si Lola Mimi sa pagtatrabaho. Kailangan niyang kumayod para mabuhay. Kasi nagdadrive ako dati sa umaga, uwi ako alas 6 hanggang alas 9. Eh pagdating sa bahay, nakakapagbasa ako ng kamay. Dahil kung sa gabal ito, titigil na ako ng pagmamaneho. Hindi naman eh. Sa kabila ng lahat, masaya si Lola Mimi dahil maraming mga pasahero ang bilib sa kanyang kasipagan. Hanga din ang ilan sa kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga harurot ng mga hari ng kalsada. Noong una, hindi nila parang takot sila. Pero nasanay na rin sila na nakikita nila ako sa kalsada. Masaya ako kasi kahit may edad na siya, nahanap buhay. Tulad ko, senior din ako, nagtatrabaho dito. Kapag hindi kami paasa sa mga ibang tao. Tuwa po kasi bilang isang lalaki po, yung kaya pong gawin namin bilang mga kalalaki, at least nagagawa rin po ni nanay, especially po sa age niya. Kung may mga bilib kay Lola Mimi, meron din daw siyang mga bashers. At ang say nila kay Lola Mimi, magpahinga na lang siya sa bahay. Pero si Lola Mimi, dead ma! Ay,
niya, iba nga, ganun ang sinasabi. Bakit ba? Iba yung feeling ko kapag ako'y nakapag-drive eh. Buo pa rin ang loob ni Lola Mimi na mamasada at harapin lahat ng aberya sa kalsada. Traffic, lubak, bahaman yan, o kahit ano, jeep pa rin si Lola Mimi. Dahil malalim ang dahilan kung bakit mas pinipilit pa niya ang mamasada kaysa magpahinga. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang mga biyahe? Kabuhayan ba talaga ang dahilan sa kanyang pagtitiyaga o paraan niya ito para kalimutan ang lungkot? Walang BBTU dahil ang mga kasagutan sa mga tanong na iyan, sasagutin ni Lola Mimi sa pagbabalik ng Rated Corina. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Mabilis ang oras sa kalye. Hindi talaga mamamalayan. Ang tanging nagpapaalala kay Lola Mimi ng time out ay ang kalam ng kanyang sikmura. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Nananghalian si Lola Mimi sa isang Topsy Logan. At saglit na magpapahinga sa loob ng kanyang jeep. Dito bumabalik ang lahat ng lungkot at sakit. Matagal nang hiwalay si Lola Mimi at ang kanyang mister. Bilang single parent, mag-isa niyang itinaguyod ang dalawang anak. Nagtapos sila ng kursong nursing at journalism. Patunay na posibleng matupad ang mga pangarap basta nagsusumikap kahit siya ang buong ubako ng responsibilidad. Kumikita si Lola Mimi ng 700 pesos sa isang araw. Pero mas lalong lumaki ang kanyang kita simula nang may nag-post ng kanyang picture sa Facebook at ito'y mag-viral. Ang nag-post ng kanyang picture, ang kanyang naging pasahero na si Kyle. Good morning, Nike. Ay, good morning. Ikaw ba yun? Yes po. Isa po sa ano, mga nag-upload po ng ano, ikaw ng si video Kyle, po. Ikaw eh? Yes po, yes po. Ikaw? Yes po. Kumusta, Nay? Kumusta naman po? Buti. Naku, maraming interview. Kumapasado ka pa, Nay? Mm. Yung biyahe niyo po ba, Nay? Ano? Hanggang monumento pa rin. LRT. Simula raw nang ma-upload ni Kyle ang viral photo ni Lola Mimi, hindi na raw niya nasakyan ng jeep ng kanyang hinahanga ang driver. Kaya dinala ng Rated Corina si Kyle kay Lola Mimi para personal na iparating ang kanyang paghanga. Nagsabi po yung kaklasiko na, Nay, pwede po ba kaming makakukuha ng picture kasama ka po? Tapos si Nanay, go with the flow po talaga. Kumbaga parang sabi niya, sige. Sa ngayon, mag-isa na lang sa kanyang bahay si Lola Mimi. Ramdam niya ang kalungkutan at pag-iisa sa buhay. May mga sariling pamilya na rin kasi ang kanyang mga anak. Kaya ang pamamasada ang kanyang naging therapy para malibang at maging masaya. Para sa mga eksperto, magandang paraan daw ito para hindi dapuan ng depresyon si Lola Mimi. Pero dapat din daw maging maingat si Lola sa kanyang pagmamaneho. Hindi na kasi tulad ng dati ang kanyang katawan at kakayahan. Hindi tayo pwedeng mag-judge na sasabihin natin na parang, ah, ano to, yung parang pakita lang ba to, or yung gano'n, to catch attention. Mainly, you know, yung benefit na nakukuha ng isang senior sa pagkakaroon ng ganitong klaseng trabaho or nabibigyan ng opportunity is one, hindi lang ito yung nagkakaroon ng chance to have social interaction. Kagaya nangyayari kay Lola na, syempre, yung merong magbabayad po, talos mapapatingin kang gano'n, meron siya nakikita ibang tao. Next, it's actually a way para sabihin natin na stimulate yung brain niya. Malapit-lapit na rin daw ang pagre-retiro ni Lola Mimi sa pamamasada. Ngayong katapusan ng taon na kasi ang deadline para sa panukalang jeepney modernization. Para kay Lola Mimi, ito na siguro ang pagtatapos ng kanyang karera bilang isang jeepney driver. Pero life must go on. Dahil mawala man siya sa rota na kanyang kinagisnan, patuloy pa rin daw siyang hahawak ng manibela. Gamitin ko sa negosyo. Mamili ng prutas, ng gulay sa Nueva Ecija. Dadalhin sa Balintawa ko, kaya sa mga palengke dito, ialok mo, ganun.
totoo ang kasabihan. Kalabaw lang ang tumatanda. Dahil si Lola Mimi, palaban pa rin. Na-chuper ng jeepney. Saksi ang jeep ni Lola Mimi sa lahat ng lubak ng kanyang buhay. Nakasakay din dito ang binuo niyang mga pangarap sa mga anak bilang mabuting nanay. Mula noon hanggang ngayon, si Lola Mimi proud to be a jeepney driver. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro.